your soft palate after your head. Palusutin mo yung tunog pataas. Okay, ready? Magandang araw po sa inyo. Kamusta na po kayo? Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa belting o pagbirit. Ano nga ba ang belting o tamang pagbirit? Ang belting ay pagpapamalas ng galing sa pag-atake ng matataas na notes gamit lamang ang natural na boses o chest tone. Kilala din ito sa atin sa Pilipinas bilang tawag na pagbirit. Nakakasira nga ba ng boses ang madalas sa pagbirit o belting? Nakakasira ng boses kung hindi tama ang technique o paraan kung paano ito gagawin. Mataas, malakas at tunog natural pero hindi pa sigaw ang kalidad ng magandang birit o pagbirit o belting. Kadalasan sa belting o pagbirit, hindi maiwasan ng ilang singers na kumanta ng pasigaw, lalo na kung hindi alam kung paano ang mga tamang paraan ng pagbirit o belting. Ang pagsigaw habang kumakanta o bumibirit ay indikasyon na hindi komportable ang singer sa pag-atake ng mga matataas na notes. Kung pasigaw ang pagkanta o pag-atake ng mataas na notes, nagiging persado ang vocal cord at nagkakaroon ng tension sa parte ng lalamunan o sa voice box at leeg na nagdudulot ng pagpiyok at mabilis sa pagkapagod ng lalamunan na maaari ding magdulot ng pagkamalat. At mas malalang epekto nito ay ang pagkasira ng boses. Ano po ba mga tamang paraan sa pagbirit o belting? Una, dapat isaayon ang range ng inyong boses sa kakantahin. Siguraduhin nasa range nyo ang piyesang kakantahin nyo. Pangalawa, ang paggamit ng mga technique katulad ng front attack o forward voice. Isa sa mga paraan ng tamang pagbirit o belting para maiwasan ang pagsigaw ay ang paggamit ng vocal placement katulad ng forward voice or front attack. Meron po akong video tungkol dyan na pwede nyong panoorin, ang sikreto ng powerful voice or sikreto ng powerful na boses, at maintindihan nyo kung paano ito ginagawa. Ito po ang support ng parte ng mukha natin, ng bibig, at ng bibig upang mag-resonate ang tunog sa parte ng bibig para mapanitiling distinct o buo na malakas ang tunog. Sa pamamagitan ng ganitong technique, magagawa ng isang singer na umatake ng matataas ang notes na walang tensyon na nagmumula sa lalamunan dahil ang tensyon ay inililipat sa ibang parte ng katawan tulad ng mga muscles sa mukha natin at mga focal points o mga focus points. Na-explain ko na po yan doon sa video. Isa pa pong paraan para mas maging epektibo ang tamang pagbelt o pagbirit ay ang paggamit din po ng mixed voice. Isa pa sa mga paraan ng tamang pagbirit o belting ang paghalo ng iba pang klase ng tunog o mixed voice na tinatawag tulad ng head voice. Eyes are where I'm lost in. Yeah. Underneath the chandelier we're dance. How was it? Parang feeling ko meron pa. May ipupush ka pa eh, no? Kapunin mo pa. So, concentrate sa head. The tone from your head, push it out. Yung tone from your head, push it out more. Okay? Yun ang head voice. That's your natural head voice. You're not using it. Kaya hindi mo naabot yung mga ganito kataas. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing.
pa ang falsetto or head tone. Because I believe, I do believe in you and me. Still was love. Gaya ng falsetto o head tone, para sa mga babae, ang malakas na head tone o falsetto ay makakatulong na alternatibo sa pagbirit. Kailangan lang na i-develop maigi na maging malakas at maging powerful, na maging kapantay ng natural na boses ninyo ang falsetto o ang head tone kung ito ay ihalo sa ina-attack na matataas na notes gamit ang natural na boses para mabalanse po ang tunog. Isa pang paraan para maging epektibo ang pagbirit o belting ay ang pag-connect o paggamit ng mga resonances tulad ng nasal resonance. Meron po akong na-vlog na na-video ang tamang paggamit ng ilong sa pagkanta. Isa pa po ay ang head resonance. Tulad din ng nasal resonance, ang focus naman nito ay ang pag-connect ng vibration ng tunog sa parte ng ulo natin. Sa cheekbone, sa noo o forehead at ng buong mukha habang kumakanta para mas maging malakas o powerful ang tunog na ginagawa natin. Sa pamamagitan ng pag-vibrate ng tunog sa parte ng ulo, sa paraan ng pag-connect o paggamit ng head resonance, nakakatulong ito upang mapakawalang maigi ang tunog na pinuproduce ng isang singer. At ang epekto rin nito ay lalong nagiging mas malakas ang tunog o ang boses na ginagawa natin. Isa pa na napaka-importante din ay ang breathing support. Siyempre, hindi mawawala ang tamang pag-support ng diaphragm sa pag-atake ng matataas na notes. Meron din pong video tungkol dito sa diaphragm at support na nauna ko nang na-i-vlog na pwede ninyong panoorin para maintindihan nyo rin kung paano ang tamang pag-support gamit ng diaphragm sa mga pag-atake ninyo ng matataas na notes. Paano naman po malalaman kung tama ang ginagawang pagbirit? Napakasimple lang po ng paraan upang malaman kung tama ang pagbirit o belting. Ang paggawa ng malakas na tunog habang ina-attack ang matataas na notes na hindi sumasakit ang lalamunan nyo o hindi nagkakaroon ng tension sa lalamunan nyo habang at pagkatapos ng inyong pagkanta. Kung na-strain o sumakit ang lalamunan ninyo, kung kayo naman po ay may nararamdamang masakit sa lalamunan pagkatapos ninyong kumanta o habang kumakanta kayo at na-strain ang lalamunan ninyo, ibig sabihin po na hindi po tama ang technique na ginagawa ninyo. Panoorin nyo lang po uli ang mga videos na i-vlog ko na mga technique sa tamang pag-atake ng matataas na notes para po mas maging maginhawa or ang inyong pakiramdam habang kayo ay bumibirit na walang tensyon na nagmumula sa lalamunan or hindi na-strain po ang inyong boses. Yan po ang lesson natin tungkol sa tamang pagbirit o belting. Sana po ay may natutunan kayo na magagamit nyo para lalo kayong maging bihasa sa pagkanta. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers at para po sa mga bago na hindi pa na nakasubscribe, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe dito sa aking channel sa YouTube, Voice Lesson with Coach Pete. Magkita-kita po tayo muli sa mga susunod pang mga topic na aking tatalakayin sa mga susunod na videos. Maraming salamat po.